Sa bawat sulok ng Pilipinas, may nangangarap maging susunod na Manny Pacquiao. Maski sa loob ng kulungan. Libangan, pangarap, at minsay daan tungo sa bagong buhay. Sabado ang araw ng dalaw sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC. Sa mga walang bisita, oras ito ng siesta. Pero sa Sabadong ito, 23 ng Mayo, hindi lang pamilya ang bibisita sa mga kakosa. Sa araw na ito kasi gaganapin ang first prison pro and amateur boxing fights kung saan lalaban sa mga layang boxers ang mga boksingero ng presong ito. Ang boxing program ay may basbas ng lokal na pamahalaan. Taong 2013, sinimulan ang programang boxing bilang rehabilitasyon sa CPDRC. 88 sa mahigit 2,000 inmate ang sumali rito noong umpisa. Pero 12 lang ang natira. At sa gabing yon, 4 ang nakapasang lumaban. Ngayon, baka makaproduce tayo ng professional boxer, baka layak dito. Baka pareho ni Bernard Hopkins yung sa States na nakulong ng 18 years yung sentensya. 5 years after, naging world champion. Katunayan, noong isang taon, pinaunlakan ni Manny Pacquiao ang imbitasyon ni Marco Toral na bisitahin ang CPDRC. Si Manny Pacquiao, idol ako siya. Gusto ko na ang iyang uptake. Gusto ko makuha yung lihok na pagkugi sa pagboxing, na abot yung iyong mga pangarap. Yun lang. Sa kauna-unahang pagkakataon, magiging entablado rin ang isang kulungan para rin sa laban sa pagitan ng professional boxers. Si Waki Salud, ang boxing promoter na kasama ni Pacquiao noon. Siya ang nakaisip ng labang ito sa loob ng preso. Ngayon, naghanap kami ng binyo, tinawag ako subukan ko nga baka magpapag-boxing na dito, baka maka-develop na dito, mga personal, baka makahanap na ng mga prospect ng world champion, hindi makatulong din tayo. Una sa gabing yon ang exhibition fight ng boksingerong mula sa Denmark. Kasali sa premium yon ang mga boxing inmates. Mas maliit ang kanila. 1,000 piso sa panalo, 500 sa talo. CPDRC Femmes Boxer Team, Marvin Marte. Matapos ang laban ng mga profesional, dumating na rin ang oras ng mga kakosa ng CPDRC. Tatlong round lang ang bawat laban. 3 minuto kada round. We'll be right back.
Sunod-sunod ang panalo ng mga boxing inmate. Manalo lang si Dagul Berian. Grand Slam na ang preso laban sa laya. Agad-agad sumugod si Dagul. Mukhang agad nawala ng hangin at sunod-sunod siyang napuruhan ng kalaban. What? Bago ang labang ito, walang talo ang record ni Dagul. Pero kahit bigo man, tila siya pa rin na may pinakamaraming fans sa loob ng piita. So, okay tayo dito sa punching bag? Makalipas ang isang buwan, binisita namin muli si Dagul. Ilang araw bago ang susunod na laban sa kulungan. So ano nangyari noong huli mong laban? Ano nangyari noon? Natalo ako. Bakit? Kasi napagod na pagod ako. Gusto na akong magpahinga. Tumutulog na ako. Gusto mo magpahinga pero... Kasi mayroon malaban. Laban lang ako kasi... May ano... ako mga laban. Hindi mo panghatag sa uban. Ako lang ito, balag umapele, wais, te, o doog, o mas mayo, salamat sa Ginoo, kumunalo. Yan lang. So sa Sabado, ano yung paghahanda mo para manalo ka sa Sabado? Ano yung paghahanda mo? Gusto ko mag-relax sa araw. Before hindi panlaban na ako, gusto ko mag-relax. Habang ako'y nasa gitna ng ring, kausap ang isang determinadong boksingero. Nawawala minsan sa isip ko na ito'y isang preso. At para sa marami sa kanila, may marahas na dahilan kung bakit sila'y nandito. And now, our dancing inmates are back on the spotlight on this next number. Bago ang boxing, dito unang sumikat ang mga detainee ng Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC. Taong 2007 nang lumabas sa YouTube ang sayaw nilang Thriller ni Michael Jackson. Kilala na sila sa buong mundo bilang Cebu Dancing Inmates. Wala pang formal na pag-aaral kung nakatulong nga ba ang pagsasayaw ng Cebu inmates sa kanilang rehabilitasyon. Ngayon nakita namin pag may hearing sila, pupunta sila ng court, lahat ng tao magpapapicture sa kanila. Dancing inmate. So iba na ang pagtingin sa mga tao. So yung pagsasayaw namin talagang lahat sila na disiplina. Yung mga pamilya nila, proud din sa kanila. Okay, all our audience accommodate the center. Over here, at the center, everybody. Okay, ready. In the countdown, one,
Ngayon, isa ng tourist destination ang buwanang pagtatanghal ng Cebu Dancing Inmates. Di alintana ng mga foreigner na kasabay nilang sumayaw ang mga may kaso ng murder, rape, at kung ano-ano pang krimen. Ang laki ng tiwala dito ng mga opisyal sa mga preso na pinapayagan niya mga babae, makipagsayaw, mga turista, pwedeng makikalubilo dito. Hindi ba natatakot na magkaroon ng masamang insidente? Dito sa preso, sir, yung sa patakaran sa namin, mayroong patakaran namin, pagdisiplina sa mga tao. Bawal ang panghingi o bawal ang pagbinasto sa mga bisita namin. Si Lito Granada ang bosyo o hepe na tagapangansiwa sa kaayusan ng kapwa niyang inmates. Nagbabantay sa mga preso para hindi masira ang tiwalang ibinibigay sa kanila. Ang pagsasayaw po dito, sir, nakatulong sa amin. Yung mga donation, walang gobyerno nag-support sa amin. Yung mga tao ko, pag lumabas, lumabas laya na, walang iplete, walang ipamasahe. So, yung mga donation nyo, yung manggagaling, o yung kita sa kanti namin, dyan ako magkuha na ipamasahe ng tao ko. Base sa mga pag-aaral, kulang talaga ang mga jail guard sa lahat ng mga kulungan sa bansa. Kaya ang sistema na binubuo ng mga gang sa loob ng preso ay tumutulong na rin para magkaroon ng disiplina sa kulungan. May tagapangasiwa ng kapayapaan. Sige! Tres, cuatro! Ang mga kabo, mayor, at minarya, mga kosa nagsisilbing tanod at hurado tuwing may gulo. May mga naatasan sa kalinisan. Meron din silang bakery. At makikitang hindi sila kulang sa pagkain. Oh, sa akin lang mas maayo pa dito pa sa labas. Dito natutunan ni Dagul kung paano magbasa at magsulat. At dito na rin siya natutong magboxing. Walang formal na training sina Dagul, kaya sari-sariling diskarte na lang. Pagkatapos ng 5 taon, hinihintay pa ni Dagul ang trial niya para sa kasong frustrated murder. Ayon sa kanya, na mag-inuman sa kanilang sityo sa Katmon, nagpaputok siya ng paltik bilang self-defense na magwala ang kanyang lasing na kaibigan. Sa kabila ng reputasyon niya sa kanilang baryo, mabait na raw kung maituturing sa Dagul si Piitan. Si Dagul, nagkaroon na ba ng insidente rito? Si Dagul, wala. Walang insidente na Way mga sa si Dagul rin nga nabuhat. Na si Dagul nagsunod kung usay patakaran ni akong ipasunod. Sa kabila ng ipinapakita niyang tigas, nangungulila si Dagul. Mula kasi nang pumasok siya sa kulungan, 5 taon ang nakalilipas, hindi na niya nakita ang kanyang mga magulang. Malayo raw ang tirahan at walang pamasahe. Malungkot ba? Malungkot din. Ano mo lang sa mga pamilya. Namimiss mo ba yung pamilya mo? Oo. Namimiss sila. Gusto ko lang makikita. Dinadalaw ka ba rito? Sa tiyay ko. Tiyahin mo lang? Oo. Magulang mo? Hindi. Malayo sila. Sa kabundukan ng bayan ng Katmon, halos 3 oras mula sa Cebu City, nakatira ang mga magulang ni Dagul. Ang mga binatilyong ito ang makakalaban ng mga boxing inmate ng CPDRC. Mga alaga sila ng Phil Ost Boxing Gym sa Mandawi City, Cebu.
Ngayon lang sila lalaban sa loob ng preso. Hindi ka kinakabahan. Medyo. O bakit? Anong iniisip mo tungkol sa kanila doon? Laban ko. Kami na pinapatay. Nakilala ko rin doon ang tumalo kay Dagul noong umayo. Si Walter Simblante. Assistant pala siya ng coach sa boxing gym na ito. Undefeated! Ikaw ang una nakatalo sa kanya. Oh. Wow, di magaling ka siguro. So anong sikreto? Paano mo siya natalo? Mas manto. Unahan ng sunto. Naunahan mo lang siya sa sunto? Oh, the first round. Sa first round, nauna. So, kumbaga, parang nahilo na siya doon. Dahil sa mga nais tumulad kay Manny Pacquiao, lalong dumami ang mga boxing gym sa bansa. Dito lang sa Cebu, isa ang Phil Ost sa 10 boxing gym. So, bakit nauso rito ang boxing sa Cebu? Yung mga mahirap talaga, yung wala lang silang choice eh, baboxing na lang sila. Pagkat yung boxing, magkapira ka. Halimbawa, susuntok ka lang sa labas, walang magbabayad. Sa boxing, mayroon. Oh, eh, sa labas, baka makulong ka pa. Baka makulong. Talaga yan eh. Ang lungsod ng Cebu ang pangalawang sentro ng komersyo sa bansa. Pero ang yaman ng sentro hindi pa nararamdaman sa maraming lugar sa probinsya. Katulad na lang ng pinanggalingan ni Jimmy, o mas kilala bilang Dagul sa kulungan. Sa mga bulubunduki ng Katmon, siya lumaki. Mahigit 3 oras ang layo nito sa Cebu. Hindi kayang abutin ang aming van ang mismong komunidad niya. Kaya huminto kami sa sentro ng kanilang barangay, ang Tabuan o Talipapa, na sa araw na ito ay mukhang inabando na. Habal-habal ang pangunahing transportasyon dito. Ang huling bahagi ng biyahe, hindi na kaya ng motor. Bagamat tahimik at maaliwalas ang lugar, naintindihan ko kung bakit maiinip at maglalasing ang mga taga rito. Paglubog ng araw, halos wala na magawa. Walang kuryente at walang signal dito. Si Dagul, lumaki ritong no read, no write. Maayong hapon! Kumusta? Si Mr. Brian? Si Pedro? Mang Pedro? Kumusta? Oh, galing kami kay Jimmy. Oo, boxingero na. Oo, boxingero na si Jimmy. Tawag sa kanya doon, Dagul. Dagul? Dagul. Palayaw niya doon sa preso. Oh. Alam niyo ba? Ano niyo usap? Dagul. Noon, kamote at saging lang ang kayang ipakain ni Mang Pedro sa kanyang 9 na anak. Ang kanyang asawa naman na si Evangeline, gumagawa ng sombrero na naibebenta niya ng 20 pesos. Kahit nais nilang dumalo kay Dagul sa siyudad, wala silang pamasahe. So wala kayong litrato ni Jimmy dito kahit isa? Wala. Wala? Okay. Ano yung litrato? Kasi may dala kaming pasalubong para sa inyo dahil nagkita nga kami ni Jimmy kahapon. Nakita mo kahapon? Okay, nakita namin kahapon at kinuna namin litrato. Kasi nag-e-ensayo siya para sa tournay ng boxing. Oo, nagbaboxing siya. Tapos nakita namin siya doon. Di na siya umiinom. Mabait na siya. Wala yung sabi mo. Nalipay noon. Wala yung naman inom. Hindi na mo inom. Hindi man siya inom na. Ayun, meron kaming pasalubong para sa inyo.
Galing kay Jimmy. Pero buyag. Yan ang itsura niya ngayon. Maling gapon. Maling gapon. Mga kami, upaw mo ganyan siya dito. Huwag mo ni buhok. Dito ba mahaba ang buhok niya? O maikse? Katong ko pa siya tag. Hanggang dito ang buhok niya? Pa. Mahaba? Ano ang presyo? Itambok siya, ninyo. Itambok yan. Tumaba daw. Tumaba. Mas marami silang pagkain dun eh. Bago ko umalis, ibinili ni Nanay ang dalawa niyang gawang sombrero para iabot kay Dagul. Para saan po ito? Ito kay Jimmy. Bibigay ko kay Jimmy. Ang kanilang anak na dating basagulero, may ambisyon nang maging kampyon. Sabado, Hunyo 27, isang buwan na ang nakalipas mula ng una namin nakilala si Dagul. Araw muli ng dalaw. At araw muli para sa isang laban ng mga laya kontra preso. Mga Amerikano. Halos walang masyadong pinagbago sa una naming bisita. Mga dalaw! Maliban na lang sa isang grupo ng dalaw na ngayon lang makakatapak sa CPDRC. Dalaw. Dala nila ang pasalubong mula sa kanilang lugar. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkikita muli ang mag-ama. Meron kaming sinundo para sa'yo. Mag-aaga, kapatid. Limang taon din mula nung huli silang nagkita ng kanyang bunsong kapatid na si Joram. Ano naman lang, sir. Kaya ako nga ako nga mga tuwing, mga dalag dito. Happy to love you. Mama niya. Hindi mama niya. Hindi mama. Hindi na yun ang hilihok yun. Hilak ba? Tulog. Tulog yun ba? Ang gawa niyo. Ginagawa ng nanay ko. Mama ko. Parang gusto na. Ako naman may pasalubong ako para sa'yo. Salamat, thank you. Inay, itay. Kasi hindi nakarating si inay. Oo, inay. Letrasa na lang. Si inay, matanda na rin. Sa wakas, mapapanood na rin ng kanyang pamilya ang Dagul na pambato ng mga preso. Sanchez, Loriano, Irindia. Sa labang pinamagatang Matira Matibay, dumating ang mga laya o ang kuponan ng Phil Ost Boxing Gym mula sa Mandaue sa Metro Cebu. Okay, we will fight for 4 rounds of boxing. Mga bata pa ang makakalaban ni Dagul at kanya mga kakosa. Mga batang hinasa sa professional na gym. Lamang sila sa suporta, training at ensayo. Naroon din ang ilang miyembro ng Amateur Boxing Association of the Philippines para mag-score ng laban at mag-referee. Isang malaking drug company ang sponsor ng mga laban ngayong gabi, kaya kumpleto ang mga atraksyon. Sa exhibition fight, naging madugo na ang laban. Sa wakas, dumating na ang pagkakataong makabawi si Dagul sa una niyang talo noong nakaraang buwan at sa harap pa ng kanyang ama. Matira ang Matibay from the red corner.
the pride of Cebu Supermax boxer team, Jimmy Valian. Si Janford Lauta, isang teenager galing Mandaue, ang kalaban ni Dagul. Kulang man sa teknik, sugod pa rin ang sugod si Dagul. Napatunayan din niya sa kanyang ama na ang dating bully sa bukid ay sa boxing na lang ginagamit ang kamao. Pagring ng bell, tigil din ang suntok. Ginagalang niya ang kalaban, ginagalang ang ref, ginagalang ang kapwa. About third bout tonight's boxing event titled Matila ang Matibay. The winner with a total score of 2-1. The pride of CBDRC Superbox. Na ipakita ni Dagul sa harap ng kanyang ama at sa ating lahat na ang mga akala mo ay talunan sa laro ng buhay, may kakayahan pa rin baguhin ang kanilang landas, mabigyan lang ng pagkakataon. Saya-saya ko sa magpapa ko. Maaring sa selda panahanap ni Dagul ang isang natatanging kalayaan. Ang kalayaang pumili kung anong klaseng tao ang nais mong maging. Mula sa Cebu, ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.